for today, we're gonna test drive itong bagong setup natin na Hilux Conquest 2021 model. Bagong-bago ito, pinagkatiwala sa atin ng kliyente para ayusin yung suspension at the same time i-prep para sa overland setup. So what we did, nag-install tayo ng smart cap na canopy from South Africa para maging ready na yung likod para sa mga overlanding equipments. Pero for now, itong ginagawa nating pag-road test na ito ay para i-fine-tune yung pag-setup natin ng suspension. Ang ginamit natin dito, yung top-of-the-line suspension kit ng Old Man Emu, which is the OME BP51. Bakit ito yung naging choice natin para dito sa suspension nito? Well, first and foremost, of course, yun yung personal preference ng kliyente. And second, talaga naman din na gusto natin gamitin tong suspension kit na to because of the advanced technology that was being put into the production line ng Old Man Emu. As you all know, si Old Man Emu ang suspension brand na dinadala ni ARB. ARB sobrang tagal na niyan sa industry. First time na naglabas sila ng ganito ka high-tech na suspension kit wherein may piggyback na canister na yung shock absorbers. Ano bang trabaho ng piggyback na yon? Well, para yung heat dissipation ma-address kasi syempre ang suspension, shock absorbers particularly, is controlled by fluids. Yung mga oil na nandun sa loob ng canisters, yan ang buhay ng suspension systems. So, ang trabaho ng piggyback, pinalalamig niya yung oil para maiwasan yung build-up ng mga cavities doon sa loob ng main body ng shock absorbers para makapagtrabaho siya ng tama para magawa niya yung purpose niya bilang shock absorber. And ano ba ang highlight na itong BP51? Aside from yung 51mm na shafting niya, which is pretty much one of the biggest in the market now, adjustable yung kanyang compression at saka rebound. So, parehas na adjust. Hindi kagaya ng mga iba na i-tune mo, more on parang halo-halo na, fine-tune na lang mag-isa yung suspension, no? Kaya yung pinakang dumping lang na kukontrol. Dito sa BP51, pati yung compression at saka yung rebound na adjust mo. Alam naman natin, ang Hilux medyo talagang matagtag. Ng users, yan ang complaints box. Pero susubukan natin na i-improve. So, bali, since adjustable ang compression and dumping na itong BP51, ang ginawa natin, sinet natin yung settings niya in such a way na pwede siya sa kalye and at the same time, medyo ma-improve ng konti yung handling nitong auto. So, ang settings na ginawa ko ngayon dito, sa harapan, yung compression nilagay ko sa number 3. Tapos, yung rebound niya nilagay ko sa number 6. And then, yung sa rear naman, ang compression niya nilagay ko sa number 1. And then, yung rebound, number 3. So, let me explain kung bakit ganyan yung settings na ginamit ko. Alam naman natin lahat, ang ride comfort or yung pakiramdam ng bawat tao sa suspension na comfortability or kung ano yung experience ng bawat isa is very subjective. Bawat isa sa atin, iba-iba. So, yun yung kagandahan nitong adjustable suspension kit. Kasi kung yung taste ko or yung choice ko sa settings ay hindi akma dun sa preference ng owner, sobrang bilis lang na i-reset or i-retune ulit. Although, itong BP51, ginagamitan pa ng spanner, hindi siya kinakamay lang. The spanner comes with the kit. Yun yung pang-adjust pag gustong baguhin yung settings. Pero, let me explain kung bakit ito yung choice na nagawa ko. Again, sa front, yung compression number 3, and then yung rebound is number 6. Kasi, yung engine or yung most of the load nitong Hilux nasa harapan, since yung bigat, dadalhin nung suspension
nilagay ko sa number 3 yung setting para kahit pa paano may pumigil dun sa weight, lalo na kapag nalubak or nag-dip yung sasakyan, pipigilan ng konti nung shocks para yung compression niya medyo mas matigas ng konti. Kasi the higher the number, mas matigas yung compression. So one being the softest, and then yung hardest is yung dulo, which is number 9. So dito sa rebound naman, yung number 6 ang napili ko. Bakit? Kasi sa rebound, the higher the number, mas mapipigilan niya yung balik. Ibig sabihin, pag nag-dip yung sasakyan, pipigilan naman ng rebound para hindi siya bigla-biglang umangat. Ayaw natin na para siyang bangka na tipong pag-dip, babalik agad, parang magdi-dribble. So, kinokontra natin ng rebound yung compression. Kaya, ganyan yung napili kong settings. Now, sa likod naman, yung sa rear, nilagay lang natin sa number 1 yung compression kasi andun nga ang problema ng Hilux. Kasi nga, common na ka-leaf spring, which is yung molye, medyo matagtag kasi syempre, designed ang Hilux para magkarga. Hindi naman to dinesign na parang pang-araw-araw, na pang-ikot-ikot lang sa kalsada. Yung molye, medyo matigas, so nilambutan natin yung compression ng shock para kahit papano, malessen yung tagtag. Kasi, lalambot sana yan kung may load kayong dala, pero syempre, since ito, bagong-bago pa lang, walang karga, kinompensate natin yung talbog ng leaf spring by softening the compression. Tapos, yung rebound naman niya, nilagay lang natin sa number 3 para suabe lang yung laro. I'm not saying this is the perfect setting para dito sa Hilux, pero as per my observation, ito yung medyo maayos-ayos sa kalye na hindi ka matatakot na parang matutumba yung auto, hindi ka kakabahan na hindi siya stable, pero at the same time, yung comfort nandiyan pa rin. Kasi normally, ako, sa personal na auto ko, mas sanay ako sa stiff na suspension kasi lalo na madalas sa kalsada ginagamit natin, or especially kapag high speed sa mga highways, NLEX, or sabihin natin sa mga expressways, pag high speed, mas gusto natin na stable yung suspension. Medyo matigas yung settings para pagka tumatakbo kayo na matulin, stable siya, tsaka medyo mas safe. However, syempre, ito, pagka nirelease ko sa client, hindi ko naman alam kung saan yung madalas na biyahe ng kliyente. Ginawa lang natin na medyo street friendly and at the same time, matame lang yung tagtag. Pero, syempre, bago natin i-endorse sa kanya tong auto, tuturuan din natin sila kung paano i-adjust. I-explain natin sa kanila yung basics ng compression at saka ng rebound at saka kung paano i-operate yung BP51 para pagka hindi nila nagustuhan yung suggestion ko na settings, they can play around with it. Yun yung maganda rito. At least, hindi kailangan na ibabalik pa sa shop para lang i-readjust. Sila mismo makakapag mix and match ng rebound and compression para mag-suit sa preference nila. So, sa ngayon, ikot ko muna ulit, and then later I'll give verdict dito sa tuning ng suspension na ginawa natin tsaka sa setup nitong Hilux na to. Road testing of this Hilux build. Bali, so far sa base sa pag-ikot natin, I think yung settings na ginawa natin is pretty much acceptable sa kalye ng Maynila. Just to wrap up everything, bigyan ko lang kayo ulit ng rundown kung ano yung ginawa natin dito sa otong to. This is a Hilux Conquest 2021 model. Kinabitan natin siya ng BP51 na suspension kit. Complete kit ito. Yung harapan, yung coilover type na may shocks, and then may springs na rin nakasama, and then yung rear naman, pati leaf spring, ginamitan din natin ng Oldman Emo. Now, yung tires nito, in-upgrade din natin from the stock size ng tires, ginamitan natin siya ng 275x65x18. So, medyo naging wider siya kumpara dun sa stock tires. So, nagkaroon tayo ng konting issue kasi at first yung owner ayaw niyang papalitan yung upper control arm. However, since naging wider nga yung tires, pagka naka-full turn yung manibela, bumabangga dun sa upper arm. So, kinonvince natin yung client na palitan na lang ng aftermarket na upper arm, which is ang naging choice natin. Of course, Oldman Emo na rin para
para isang buong kompletong set na yung gamitin natin dito. So far, na-resolve naman yung issue, pero one thing lang na you have to take note, guys, kapag nagpalit ng upper arm, kailangan i-pare-align yung auto at i-readjust yung camber tsaka caster para bumalik sa tamang geometry kasi iba na yung geometry ng upper control arm na aftermarket. Pero ang isang advantage nun, aside from dun sa pag-solve ng issue dun sa rubbing ng tires, it gives you also an added articulation para dun sa suspension play. Kasi nga, since iba yung geometry niya, medyo mas mahaba na yung ball joint, mas malayo siya ng konti, mas nakakagalaw ng maigi yung suspension. And of course, being aftermarket, yung pati yung ball joint nun, greasable na rin, replaceable. Tapos ultimo yung mga pillow ball niya, iba na rin yung technology yung ginamit. So that pretty much wraps up the test that we did para dito sa BP51. I hope you guys subscribe to our channel para makita nyo yung mga reviews na ginagawa namin. Lahat ng reviews na nilalagay namin dun sa channel ay hindi paid ng mga brand owners yan. Puro real talk lang ang sinishare natin dyan. Kung ano yung actual na experience natin, yun yung isishare natin sa mga viewers natin. Para nang sa ganun, magkaroon kayo ng actual na idea kung ano talaga yung totoong characteristics ng mga suspension brands na dinadala natin. Especially kami dito sa Dog Overland Outfitter, hindi kami nagpapatali sa isang brand. Kung ano yung tama, ano yung dapat para dun sa build, yun yung gagamitin natin. And hindi rin tayo namimilit ng mga clients. Kung ano yung gusto nila, kung ano yung akma para dun sa pangangailangan nila, yun yung ikakabit natin. So again, thank you very much for watching. If you haven't subscribed yet to our channel, kindly hit the subscribe button and feel free to share our channel also para mas maraming makinabang at matuto dun sa mga sinishare natin na tips, mga reviews, and also yung mga adventures natin. So see you again. Bye. God bless. You